Bakit ba tinanggap mo ang trabaho dito? Hindi ba galit ka kay Ma'am Alicia? Wala na akong pamilya. Wala na rin si Carissa. Nakausap ko kanina si Mendez. Carissa, naniniwala akong talagang mahal ka ni Mendez. Carissa! Mendez? Oh, hindi pa ako handa. Kailan ka magiging handa? Bukas? Next week? Next month? Mga bata, handa na ba kayo? Opo! Lahat na nasa ilalim na ito para sa inyong lahat. Yay! Kurito niyo po pala ito, Ron? Oo naman, di lang turon. Basta lahat ng lutong klaseng saging kakainin ko talaga. Ayan, banana cue, nilagang saba. Bakit mo tinititigan ng litrato ko? May kapareho ba ang mata ko sa iba? Sino? Si Carissa. Paano mo alam ang tungkol kay Carissa? Gusto ko lang malaman kung totoo mo ba siyang minahal. Mrs. Roldan, alam ko ho na ayaw niyo sa akin. Gusto niyo, lagi akong pinahihirapan at ginagalit. Hindi ko alam kung bakit. Pero tanggap ko yon. Sana lang ho, huwag yun ang idamay si Carissa sa laro ninyo. Pakiusap lang, Mrs. Roldan. Hindi yun ang intention. Sorry. Nag-intay ka pa na matagal. Tumawag kasi yung printer para doon sa concert tickets natin. Eh, inayos ko muna yung problema. Tara na! Chismisan ang buhay ko sa mga tao dito. Teka. Ano ba pinagsasabi mo? Huwag niyo nang i-deny. Paano naman mo malalaman ni Ma'am Alicia ang tungkol kay Carissa kung wala kang sinasabi sa kanya? Kung gusto niyo yung ibintang ang nangyari kay Carissa sa akin, sige lang. Karapatan niyo yun. Pero igalang niyo naman pong nararamdaman ko para sa kanya. At ano yun, Mendez? Ano ang nararamdaman mo para kay Carissa? Mahal ko siya. Habang buhay ko mamahalin si Carissa. Iliko mo dyan. Dali. Ang ginagawa natin dito? Mendez, kailangan. Bakit dito pa? Well, dito tayo parati pumupunta. Dito parati tayo nagtatagpo. Ano pinagsasabi mo? Mendez, ako si Carissa. Sa iyong hindi mo ba narinig? Ako si Carissa. Bakit mo ginagawa to? Oras
na para malaman mo ang katotohanan. Tama na! Kung ano mang klaseng laro to, Mrs. Roldan, huwag niyo nang ituloy. Masamang biro to. Hindi, parahan ako ni Dr. Hugo para maging kumukha akong asawa niya si Alicia, pero ako si Carissa Mendez. Hindi. Kahit sabihin niyo kaya pa ni Dr. Hugo ang sinasabi niyong operasyon, hindi pa rin pwedeng kayo si Carissa. Dahil mabait at kilala kong Carissa. Maganda ang kalooban niya. Ang puso niya. Hindi katulad niyo. Okay itong trabaho natin, no? Wala akong ginawa kundi maghintay sa tabi ng kotse. Buong araw nga ata ako natulog eh. Gusto na nga pala si Ma'am Alicia. Ma'am Alicia? Dapat tawag sa kanya, Malisi. Oks na oks na pare ah. Pinahirapan ka pa rin ba niya? Yung mga pang-asar niya, tanggap ko yun eh. Yung mga walang kwentang utos, yung pagtataray, yung pagsusupla na walang problema sa akin yun, tanggap ko lahat. Pero hindi niya dapat din nadamay si Carissa sa mga away namin. Mali na yun eh. Foul na yun. Mendez? Huwag na ho kayong magsalita. Totoo sinabi niya, Mendez. Ang lakas ng response ng billboard mo, ha? Dami ng offer sa'yo. Meron ka ng offer for product endorsement. Gusto ko pang i-feature for Metro Magazine. Hugo, kailangan ko ba gawin yun? Well, kung si Alicia nasa lugar mo, oo. Kailangan mong gawin. Tsaka alam mo, ang dami na nating kliyente sa ospital. Gusto nila maging kasing ganda mo. Hugo, alam ko ginawa mo na akong maganda, pero nagbago ba ako? Well, malaking pagbabago. Para ka na talagang si Alicia. Hindi. Hindi niya ibig kong sabihin. Nagbago ba ako yung ugali ko? Naging masama ba ako? Kung parang si Alicia ka na, hindi ka pwede maging masama. Dahil mabait si Alicia. Wala siyang sinasaktang tao. She's beautiful both inside and out. Teka lang. Linisin mo nga yung paa ko, puno na ng buhangin eh. Baka madumihan lang yung tsinelas ko. Ano bang pinagmamalaki mo? Bakit yung girlfriend mo ba? Maganda? Huwag mo siyang itadamay sa usapang to. Siguro pangit girlfriend mo. Sige nga, Mendez. Sabihin mo, gusto ko marinig kung gaano ka pangit ang girlfriend mo. Carissa! Mendez? So lahat ng lutong klaseng saging kakainin ko talaga. Ayan, banana cue, nilagang saba, may tamis na saging, maruya, kahit ano talaga babaliktad talaga yung mundo ko. Basta saging, sobrang paborito ko talaga siya. Hindi. Hindi pwede maging siya si Carissa. Hindi. Mendez, kailangan natin mag-usap. Ano ba? Wala naman tayong pag-uusapan. Madami tayo kailangan pag-usapan tungkol sa ating dalawa. Wala naman tayo ah. Mendez, kailangan mo malaman kung paano ako naging Alicia. Tama na! Ayokong malaman to, okay? Tama na! Mendez, makinig ka naman sa akin. Kailangan mo malaman. Kailangan mo Jack, may problema ba dito?
Ah, wala. May binibili na ako sa kanya. Paparada ko lang ho yung kotse. Tawagin niyo na lang ako kung kailangan niyo ako. Mukha naman okay yung mga contracts natin, di ba? Tignan niyo. Standard lang naman yan eh. Papadala ko na sa sponsors natin. Alam mo, cute si Mendez ah. Ikaw, anong tingin mo sa kanya? Ewan ko, hindi ko napapansin. Oh, come on, Alicia. Kaysa nakikita kong pag-uusap niyo kanina, sobra mo siyang pinapansin. Driver ko siya. Natural na nakausapin ko siya, no? Eh, parang hindi naman simpleng usapan yun. Parang LQ na nga eh. Sige na, aminin mo na sa akin. Tayo-tayo lang naman nandito eh. Promise, hindi ko sasabihin kay Hugo. Wala akong dapat aminin sa'yo, Morita. Alam mo, sobra-sobra na pagpapasensya ko sa'yo, Morita. Ikaw naman, galit ka agad. Parang may kikwento lang naman ako sa'yo. Kung ano man yun, ayoko nang marinig. Talaga? Kahit tungkol kay Alicia? Sige, edi sikreto na lang namin dalawa yun. Sayang, napaka-juicy pa naman ang secret na yun. Okay, ano yun? Nadiscovery ko, may ibang lalaki pala ang mahal mong si Alicia. Hindi totoo yan. Totoong totoo. Ako mismo ang nakakita. Sino? Sino yung lalaking yun? No. Alam mo, hindi ganun kadali yun. Sikreto yun. At hindi ako basta-basta nagre-reveal ng secret. Pero, kung pupuntahan mo ako sa kwarto ko mamayang gabi, baka magpilit mo pa akong sabihin sa'yo. Gano'n ka na ba kadesperado? Magawa ka ng kwento para lang maibalik mo ako sa kama. Totoo ang sinasabi ko. Totoo. Katulad ng sinabi mo na may kasamang lalaki si Alicia sa beach. Ganon? Sinungaling. Puro ka kasinungalingan. Umalis ka dito sa kwarto ko ngayon! Basta, huwag mong sabihin sa akin na hindi kita winarningan tungkol sa asawa mo. Alicia, dahil oras na malaman kong niloloko mo ako, oras na mahuli kitang may ibang lalaki at pinapangako. Makakapatay ako ng tao. Hugo, may problema ba? Wala. Si Alicia. Sa banyo, naliligo. Ilagay ko lang yung gatas niya dito. Mga maki-maki na ng kotse. Siguro matalino ko sa school noon, ano? Eh, hindi naman ho ako nakatapos ng high school. Pero mahilig kang magbasa. Kasi naalala ko yung bahay mo noon eh. Ang daming libro.
Mga magazine, di ba? Pusta ko nabasa mo lahat yun. Saan? Sulat mo to? Kita niyo naman ho, ako nagsusulat. Carissa, I'm sorry, pero nagbago ang isip ko. Hindi sa'yo galing yun. Iba yun eh. Iba yung sulat na pinadala kay Carissa noon. Hindi ikaw ang may gawa noon. Hindi ganito yun eh. Halika, lilinisin natin ang pangalan mo. Halika. Para ano po? Wala na si Carissa. Huwag ka nang umangal pa. Basta sumama ka na lang sa'kin. Halika. Sa iyong ngiti. Mabuti't walang tumira dito, no? Tsaka wala akong gumalaw ng mga gamit ko. Dako, eh, sino naman magkaka-interest sa mga lumang libro mo, eh, kaya tamad mag-aral ang mga tao dito. Ay, nako. Ay! Aha! Aha! Ito na, nakita ko na. Ito yung mga sulat, oh. O yan. Kaya naman pala galit na galit kayo sa akin. Sino kaya nagpadala mga sulat na yan? Si Shirley. Nakausap ko siya bago ako umalis. Alam niyang hinihintay ko si Carissa. Siya nagpalit nitong unang sulat na to. Kaya hindi dumating si Carissa sa tagpuan. Siya din nagpadala nitong pangalawang sulat. Kaya sobrang nasaktan si Carissa. Mga sinungaling sila! Mga sinungaling! Pinatay nila si Carissa! Mga ayop sila! Mendez, tama na, Mendez! Tama na! Mendez! Mendez, ikaw na bahala maglak ng mga pituan, ha? Sige po, sir. Tama. Pinapangarap kong ikaw ay akin. Mapupulang labi. Dapat mo nang malaman. May nangyari na sa amin ng hukot. Sinungaling! Ito. Ang tawag mo dito! Ikaw ang dahilan kaya siya umalis? Ikaw ang dahilan kaya siya sumakay ng eroplano? Mara! Pagkatama na! Okay, mga